Welcome sa Biyahe ni Boo. At ngayon, natutuloy lang natin yung guitar tips na sinimulan natin noong nakaraan. Hindi nyo pa napapanood, hindi nyo pa nakikita. Search nyo lang dyan sa videos yung guitar tips episode 1. At ngayon, bibigyan lang natin ng closer look yung isa kong sinabi doon, yung exercises. At magbibigay din ako ng additional na mga exercise na pwede nyo pag-practicean. Ito, una, yung pinakita ko na to doon sa episode 1. Yun nga, bigyan natin nga ng closer look. Ayun, bali, ito yung exercise na yun. Ang ginagawa ko sa right hand, alternate picking, down, up. Bali, down muna, tapos up, tapos palitan sila. Nabuburo na yung pirma talaga, oh. Sa left hand naman, chromatic. Bali, sandali rin, isang fret. Tapos ito, papakita ko lang. Tapos pabalik naman. Tapos bigyan din natin ng parang ganun din, pero may konting variation. Parang ganun. Kamukha lang din ng unang figure. Ito. Bale, ito kaya ang ginagawa ko sa pangalawa, yung after ko makababa ng pangatlong string, umaakit ako ng isang string ulit. Tapos pababa ulit na tatlo. So, ayo, pakita ko na lang. Alternate picking pa rin. Same din sa paakyat. Bale, ito mga susunod natin gagawin, guy. Ano to? Nakuha ko lang din kay John Petrucci ng Dream Theater. Isa sa guitar hero natin yan. Naka-bass siya sa A major scale. Tapos, ayun. Ito, simulan natin. Magsaset tayo ng metronome. Mababa lang yung kanina sinet ko. 66 beats per minute. Ito, ipapakita ko yung mga form, yung mga figure. Bawat figure iba rin ng subdivision. Simulan natin quarter note. Ito. Next, eighth note. Bale, 2 notes per beat naman tayo. Triplets naman, bale, 3 notes per beat. Ito namang next, 16th note, bale, 4 notes per beat. 1, 2, 3, 4. Yeah, yung 16th note triplet. Ito, 6 notes per beat. 1, 2, 3, 4. Tapos last, yung 32nd note. Bale, ano siya, 8 notes per beat.
Bale, ayun gayon yung mga exercise na nakatulong sa akin. Mga figures magkakamukha lang naman. Nag-iiba lang siya ng subdivision nung beats. Kaya importante talaga may metronome. Kasi kaya ko rin nalagyan nun. Malaking tulong yan guys para sa training ng ano natin, ng tempo. Kasi maraming magaling magaling sa scales, magaling sa mabilis yung kamay, magaling mag chords, pero wala sa tempo. Pag nawala ka sa tempo, kahit ano pa yung alam mo, bale wala na yun guys. mabuti nang para sa akin, mabuti nang simple lang yung mga kaya mong gawin, pero nasa tempo ka, mas pasok ka sa banda. Kaya ayun, sana nakatulong. See you sa next episode. Subscribe na. Bye guys.